So what's up guys, so welcome sa aking YouTube channel guys, AstroVTV. Today guys, magre-repair po tayo ng Bluetooth speaker guys. Ang tatak niya ay ProMac. Problema nito guys ay charging pin. Yan, charger pin natanggal po. So re-repair natin. So kung bago ka lang sa channel ko, subscribe AstroVTV. Tara guys, repair natin to Bluetooth speaker. So what's up guys, welcome sa aking YouTube channel AstroVTV. Today guys, nakita nyo mga kanina, so ito, re-repair natin to Bluetooth speaker. Sira po yung kanyang charging pin. Ayan, sira po. So ang gagawin natin dito guys, lalagyan lang natin ito ng sariling wire. So hindi natin kayang ikabit yung charging pin kasi wala po tayong tools na para sa ano, yung pang cellphone repair na pwedeng i-adjust yung parang heat ng soldering iron natin. So wala po tayo nun. So ang gagawin natin dito, lalagyan lang po natin ng wire USB, tapos kukunik na lang sa charger. Parang fix na po. So yun guys, kung bago ka lang sa channel ko, subscribe AstroVTV para ganahan tayo mag-upload. So ano pang hinihintay natin? Tara, umpisa na natin, repair Bluetooth speaker, go! So yun guys, so nabuksan na natin siya. Meron siyang battery na ano guys, na 3.7 volts. So tanggalin natin battery. Yan, so nabuksan na natin guys. So ito yung kanyang charging pin. So ikas ka muna. So yan, tanggalin lang natin to guys para nakadikit pala to guys. So so may tain ng ipis guys. Ayan, tinaihan na ng ipis guys. Ayan. Ayan guys, so natanggal na natin yung ano. So kailangan natin ilabas yung board guys, kasi para mahinang natin dito, hanapin natin yung positive negative dito sa kanyang charging pin para malagyan natin ng wire. So, ang gagawin natin dito, remove muna natin to guys. Yan, tanggalin natin to para mabuksan natin. Wala akong lungnos guys. Yan, ito lungnos. So, tanggalin ko muna to guys. Yan guys, so remove natin to para mabuksan natin, matanggal natin yung module board. Kasi hindi natin mahinang pag hindi natin natanggal yung module board. So, kailangan natin tanggalin. So yun guys, so nakita natin, so ang hirap talaga ihinang yung mga ganito, kaya hindi ako natanggap ng mga ganitong gawain. Electronics kasi talaga to eh. Ayan. So maghahanap tayo dito, voltage vial tayo nito, hahanapin natin yung positive, negative. Kaya ako tumatanggap ng ganito eh, pero kaya natin to guys. Kabitan na naman natin ito ng ano eh. Kaya natin to. So yun, so tester muna tayo guys, hanapin natin yung kanyang connection. O saan ang connection niya dito sa positive, negative bago natin kabitan ng wire. So yun guys, so yun guys, so nakita po natin kung saan po dito yung ano, kasi ganito po kasi yung cord nyan, ganito, ganyan. So positive dito guys, so ito yung positive. Yan, dito tayo magkakabit ng wire. Ito, ito yung negative, dito tayo magkakabit ng wire. Tapos dito, yan, ito yung positive, ito yung negative. Pwede rin naman ano guys, dito pwede rin tayo dito sa charger niya, sa battery yan. Maglalagay tayo dito ng ito. Pwede rin dito mag-tap ng kuryente. Kaya lang, hindi lalabas yung indicator light pagka-charge natin. Kaya hindi natin malalaman kung nag-charge siya o hindi. Kasi wala siya indicator light. Pag dito naman kasi tayo, kailangan matinding voltage vial mo dito. Kasi pag nag-ano ka dito, nagkamali, putok ang fuse. So unahin lang natin to, ito.
dito tayo magkakabit ng wire, positive. Ito negative. Yan, kabitan mo natin ng wire, guys. Ito pala, ito positive, ito negative. Kabitan mo natin ng wire. So yan guys, so check muna natin kung battery niya, kung may laman talaga kasi low power eh. So ito yung battery niya guys, 3.7 volts. So tester natin kung 3.7 volts. Nakalagay sa isa DC guys, ayun DC. Kita natin sa inyo yan, naka DC tayo. Direct current. So check lang natin kung may laman yung kanyang battery. Negative. So yan guys, so may laman yung battery niya, 3.2. So bakit hindi siya nag-charge? So try muna natin lagyan to ng ano para malaman natin talaga kung battery ito ang problema. Yan guys. So yan guys, so nakabit na natin yung positive. So itetest lang muna natin guys kung may ground siya guys, para malaman natin kung tama yung kabit natin. Kasi pag once na mali kasi hindi magcha-charge po yan. So dito buzzer guys, naka-buzzer tayo. May dumaang aeroplano guys. Ay, helicopter pala. Ito, buzzer. Dapat wala siyang ground dito sa ano, sa. So yan guys, so wala. Wala naman. So kakabit ulit tayo dito ng negative guys. Okay naman, negative naman ikabit natin. Nga pala guys, nag-color coding ako para hindi tayo malito mamaya pag naglagay tayo ng USB cord. So ang ginawa ko dito, yung pula positive, yung black negative. Color coding tayo guys para hindi tayo malito mamaya pag nag-tap tayo. Mas maganda yung maigi yung ganun kaysa nung hula ka. So lagyan na natin yung kabila guys. Mahirap dito guys eh, pag ganito eh. Kamali ka ng tap. So yun guys, so hinang muna natin. Hindi ko na ipakita guys kasi mahirap. Maano po yung kamay ko magalaw. Hindi tayo makapag-focus sa ating gagawin pagka naka-video. Kasi titingnan mo yung video kung tama yung ano mo. So hindi ko na muna i-video guys kasi baka makapokus ako pag sa soldering iron niya. Kasi mahirap to eh. Maliliit yung ano. Patayin ko muna guys ha. So ngayon guys, nakabit na yung ating negative na wire. So ang gagawin natin guys, titester natin kasi baka mamaya may grounded. Yung pala ano siya, shortage siya guys. Sa mayayari guys, pagsaksak mo ng ano, magdidikit yung positive negative. So kailangan natin itester para ma-prove natin na wala siyang shortage. So lagay ko lang to sa continuity guys. Naka-continuity tayo. Mahirap to eh. So ito, tester natin itong dalawa kung meron. So wala siyang ano guys, walang palo. Yan. Yan, wala siyang palo. So yan guys, okay na yung ginawa natin guys. So ang gagawin ko lang dyan muna guys, lalagyan ko na yung stick glue guys para hindi siya matanggal. Kuha lang ako ng stick glue. Istiklo natin para talagang hindi siya ano, yung magbaklas, magbukas, magbuka. Ibang buka yun ah. So yan, so lalagyan ko lang to. Yan, so ano natin, lalagyan natin ng stick glue para hindi siya matanggal. Yan, papahid lang natin to guys. Yan. Yan, okay na yun guys. Yan, okay na yung ginawa natin. Idikit natin ito sa kabila. Ako na yan. So hintayin mo nating ano guys, hintayin nating matuyo yung
plastic glue para maikabit natin ng maayos. Itong mahirap dito guys, ipag ganito wala kang gamit kasi kailangan mataga ka guys. Sa totoo lang guys, ang kailangan dito guys, yung soldering iron mo guys, ito. Pakita nyo ba? Pakita ko sa inyo guys, ito. Dapat yung soldering iron mo, yung pang cellphone talaga, yung na-adjust yung init niya. Pag ganito kasi guys, pag ganito na itong papa. Pag ganito kasi, ang mangyayari niyan, pagka inano mo sa board, ng ganito maliliit na board, masusunog siya, so mawawala yung ano niya connection. Maganda yung pang cellphone na repair na soldering iron. Maganda siya pang ano kasi may nakokontrol mo yung init, hindi niya masusunog. Ito kasi guys, 60 watts to guys eh, to 20 volts, kaya mahirap. Pang wire lang talaga. So yun guys, so habang pinapatuyo natin, so matigas na ba? So yun guys, so matigas na, so pwede na natin ikabit. Bago natin ikabit sa buo, ititesting muna natin sa battery. Icha-charge natin. Kukuha muna ako ng USB guys. So guys, kumuha muna ako ng charger. So madali muna lang ma-identify ito. Ito, charger. Paliwanag ko lang muna ito, 20 volts mula sa input at output na siya guys. Ang volts ito guys ay 5 volts. Ito ay positive, ito ay negative. So kakabit natin dito, then iti-testing natin para malaman natin kung buo yung ginawa natin. Yan, soldirin natin to. Ay, tanggalin natin yun. Kakabit natin yung red kasi nag-color coding tayo guys. Palitin mo dito, positive, negative. Yan. Bago natin isasaksak sa kanyang saksakan, ayan. Hawakan na natin guys, wala naman itong kuryente. Tignan natin kung buo yung ginawa natin. So hindi siya nag-charge kasi wala pa palang battery. Lagyan mo natin yung battery guys. Tingnan mo natin kung saan ang positive. Baka magkamali tayo ng tap. So tingnan natin. Ito positive, negative. So dapat positive dito. Positive. So dapat pa ganyan. So pa dapat pa ganyan kasi positive doon eh. Kabit natin to. Ano ka kay Papa? Ayan, nakakabit na yung battery natin guys. So dikit lang muna natin dyan. Nakadapit, kabit na yung battery natin. Charge 16 natin is charge yung charger kung iilaw siya. Ayan guys, okay na. Ayan, nagcha-charge na po. So nakikita nyo yung indicator light. Ayan. Ibig sabihin, nagcha-charge na. Okay na yung ginawa natin. So pwede na natin ibalik ng maayos para malagyan natin ng cord. So ayan guys, okay na yung ginawa natin. So kabit lang muna natin to, tanggalin natin. So okay na yung ginawa natin. So assemble na natin guys. Ayan guys, assemble na natin. Ayan. Ilulusot natin yung wire dito. Ayan, papalusot natin yan. Okay na. Pag nalusot na natin, uy, ba yan? Pag nalusot na natin, lagay na natin yung mga lock nito. So, natanggal yung ano niya nito. Sana yung ano nito takip. So, yun guys, so, hanapin ko muna yung takip nito, nawawala. Mapapakita ko na lang sa inyo guys, pag nabuo na, para matesting na natin. So, yun guys, so, i-assemble na natin. So, assemble na natin. So, nakabit ko na. Tandaan lang tayo. Ito guys, naglabas na tayo ng wire niya guys. So lalagyan din natin ng stick dito kasi baka mamaya mahila. Ayan. Stick dito. Ayan, okay na. So, balik na natin yung mga ano nito.
na natin. Higpitin na natin itong mga ano niya, lock niya sa ano. Yan, okay na, kabilang. So, okay na guys. So, bago natin ibalik yung mga tornilyo niya guys, lagay lang tayo ng mga dalawang tornilyo na siguro kasi testing pa kasi natin. Tornilyo mo natin ang dalawa to. Dalawang tornilyo lang guys. Kasi testing pa natin kung tama yung good yung ginawa natin. Ayan, so tayo natin guys. Ayan. Kita nyo ba? So, kabit natin yung charger. Ito guys, so ito, hindi kayo malilito dito, positive, red. Positive ay red. Negative ay black. So, saksak na natin guys. So may lalabas na indicator light yun guys. Ayan, may pula. Kita nyo ba yung pula? Zoom natin. Magkala natin ilaw. Ayan, so may nakikita kayong pula. Ayan. Ayan. Ibig sabihin yan guys, nagcha-charge na yan. So pwede na natin i-on yan. Lagyan natin lights. So ayan, pwede na natin i-on. Testing. Ayan na guys, okay na. So okay na yung ginawa natin. So maraming salamat sa panood ng Astro Bee TV. So mamaya i-assemble natin ng buo, tapos testing natin guys. Mag-sounds tayo. Bago ka lang sa channel ko guys, subscribe sa BTV para ganun tayo mag-upload. So maraming salamat sa support. Supportahan yung channel ko guys. Para sa kinabukasan ko guys, mabili ko yung mga gusto ko. Karoon ng sarili bahay. Maraming salamat po. So yan guys, okay na yung ginawa natin. Ito, ang Bluetooth speaker. So testing natin i-charge guys para malaman natin kung nag-charge siya. Ayan. Saksak ko lang yung charger niya guys. Ayan. So may power siya kasi may indicator light. So dito guys, meron din. Ayan, patayin ko yung ilaw guys para makita niya. Ayan. Ibig sabihin guys, nagcha-charge na yan. So ite-testing natin guys para malaman natin. Buksan natin. Saglit na to guys, baka makapiray tayo. Music play mode. Ayan guys, so okay na. Okay na. So patayin ko muna guys. So maraming salamat sa inyong panonood ng Astro Bee TV. Subscribe guys para ganahan tayo mag-upload. God bless, ingat. Okay, so ito na yung ginawa natin. So nilagyan natin yung charging ano, sariling charger ito. Kasi ito na yung ano niya. Okay na guys. So, maraming salamat sa panood Astro Bee TV. Subscribe.